Ikinagulat ng mga miyembro ng Sangguniang Panalawigan ng Nueva Ecija ang milyong presyo para sa pagkakaroon ng karapatan o goodwill sa dalawang ginagawang pamilihan ng Cabanatuan One City. Nagulat po kami lahat. Gusto lang namin linawin, no? Kaya gusto namin makausap ng mga kawani ng pamahalang ng lungsod ng Kabanatuan nang sa ganang malinaw lang namin mga bagay-bagay. Bago namin maibigay yung favorable approval ng nasabing ordinansa. Base kasi sa Ordinance Number 093-2023 na may petsang December 13, 2023 ng Pamahalaang Panglungsod ng Cabanatuan, ang goodwill para sa 9 square meters sa espasyo sa ground floor para sa Class A ng dry section ng City Supermarket ay nagkakahalaga ng mahigit 1.9 million pesos per stall para sa 30 taong pagtitinda doon. Habang ang Class B at C ay nagkakahalaga naman ng higit 1.5 million pesos at 1.1 million pesos para sa 9 square meters. Sa commercial area sa ground floor na Class A ang Retail 1 na may 67.80 square meters ay nagkakahalaga ng mahigit 44 million pesos. Ang Retail 2 na may sukat na 64.35 square meters ay may presyong higit 41.8 million pesos. Ang Retail 3 na may 56.55 square meters ay may goodwill na 36.8 million pesos. Ang Retail 4 na may 82 square meters ay may presyong 54 million pesos. Habang ang Retail 5 na may 28.60 square meters at Retail 6 na may 17.60 square meters ay may halagang 18.6 million pesos at 11.4 million pesos. Habang sa Magsaysay Public Market o Sangitan Market, ang Class A at B sa wet section na may espasyong 5.28 square meters ay nagkakahalaga naman ng mahigit 2 million pesos at higit 1.6 million pesos. Sa 3,300,000 pesos, yung pinakamababa, pero 25 years nilang hawakan, sana naman daw, 5 taon nilang bayaran. O 10 taon nilang bayaran yung goodwill. Tignan mo, Kako, sa 3,300,000 pesos, 25 taon, divide natin yon. 3,300,000 pesos divided by 25 years. 132,000 po per year. Per year? Yes po. Divide by 12 months. Magano? 11,000. 11. Divide by 30 days. 367 pesos lang. Hindi ba nila kikitahin yun? Tanong ni na Bukal Eric Salazar at Bukal EJ Hosod, ano ba ang naging basihan ng city government sa pagbibigay ng ganito kamahal na presyo ng goodwill? Ano ba kung lang kaya sila kumuha ng public hearing sa nila? Anyway, pakibigyan na lang po kami ang origin demorant ng mga phobia. At medyo alam niya naman po, pagdating sa palengke, lalo na sa mga race, lalo na dito sa Kabanatuan, maraming naglaro sa mga atin, ay yung mga palipat-lipat. Ngayon, yan yung bago yung bago niya, di ba? So, pagdating bumalik sila, yan yung more nila. Mga tatong kaya, Tordy, katatiyata ko po sana po yung naging basihan ng presyo sa nagkakaroon. Paliwanag ni Vice Governor Anthony Umali, sa level ng Sangguniang Panalawigan ay aalamin anya nila kung ito ba ay dumaan sa tamang proseso, kung naipabatid ba sa mga taga-palengke ang ganitong halaga at kung naipaliwanag ba ng maayos sa kanila ang tungkol dito. Sa kasalukuyan ay naghihintay pa ng iba pang hinihinging dokumento ang kapulungan at tatalakay ng usaping ito sa Komite ng Laws, Rules and Regulations bago aprubahan. Kasama si Angel Marbumanlag at Jeremy Ramos, Jovelyn Astrero para sa Balitang Unang Sigaw.